Buti na lamang hindi nanalo sa pagkasenador itong si Harry Roque sapagkat ang sineserve nito hindi po sa interes ng taong bayan kung hindi sa pamilya Duterte. In particular, ang boss po ngayon nito, itong si Sara Duterte, na sana bawas-bawasan ang kakapalan ng pagmumuka sapagkat siya po ay miyembro ng gabinete pero pumupunta sa mga rally kung saan ang mga tao dito ay nananawagan ng pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dalawang beses niya pong ginawa yan. Noong January 28, 2024 sa City of Davao at diyan po sa Liwasan sa Manila noong March 12. Kung hindi ako nagkakamali sa petsa, yung huling araw po ng ikapitong araw ng prayer rally supporting para daw kay Apollo Quiboloy. Pero alam naman po natin na ito po ay hindi nangyari para suportahan si Apollo Quiboloy dahil ang mga nagsasalita doon sa harapan ay nananawagan ng pagbibitiw sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In particular, ito ngang si Harry Roque, inamin mismo na sila po'y talagang gustong-gustong lusubin ang Malacanang. Hindi ko alam kung ito ba ay sinasabi ng isang matino ang pag-iisip na abogado sapagkat ang balakin niya na yan ay hindi po naaayon po sa ating batas. Ang freedom of speech or expression ay hindi po absolute. Hindi kita tuturuan, Attorney Harry Roque, kasi ikaw ay isang abogado, ako ay isang hamak na criminologist lamang. Pero ipapanood ko po sa inyo ang pagtuturo ng isang piskal, isang katulad mong abogado. Baka kasi nakakalimutan mo kung ano ba ang freedom of speech at ito ay merong limitasyon. Panoorin po ninyo ito mga tol. Abogado kasi itong si Attorney Harry Roque kaya kahit alam ko ito, hindi ko sasabihin sa kanya yung nalalaman ko kung hindi itong crash course na paliwanag nitong si Fiscal EJ about freedom of speech. Para may malinaw tayong perspektibo sa isyong ito. Ang freedom of speech po ay isang basic fundamental human right na ginagarantiya ng ating 1987 Constitution. Dahil tayo po ay isang demokrasya, bawat tao po ay may karapatan na mag-express ng kanyang opinion na wala siyang dapat ipangamba na siya ay pagbawalan o parusahan. Malawak po ang sakop ng freedom of speech. Freedom of speech can be verbal, pwede rin written. Kalakip din po ng freedom of speech ang malayang pamamahayag, karapatan sa mapayapang pagtitipon at karapatan sa pagprotesta. Pero hindi po ibig sabihin na dahil may freedom of speech na tayo, ay pwede na natin sabihin ang gusto nating sabihin. Nadidinig mo yan, Attorney Harry Roque? Bakit ko ito ipinapakita sa inyo mga tol? Sapagkat sa shared post nito pong si TPL3 or si Tita Maureen, pakinggan po ninyo ang mga tinig dito nitong si Attorney Harry Roque bago natin puntahan yung pagbanat niya kay First Lady. Number one, pakiusap ni BB Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Huwag na huwag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon, kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamihan. Yan po. Tama ba yan sinasabi mo, Harry Roque? Abogado ka. Alam mong mali yan at bawal yan sa batas. Parang inciting to sedition atong sinasabi mo. At hindi yon kasama sa freedom of speech or expression. Pero dahil inirespeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumubod? Pero sinabi ko nga, masama nga naman tignan kapag habang siya ay caretaker. Inulit mo pa. Tapos ang dahilan mo lamang, hindi naaayon sa batas kung hindi dahil caretaker itong si Sara Duterte Carpio. Nakakalimutan mo yata, Attorney Harry Roque, isa kang abogado. Nag-iisip ka ba ng tama? Pakinggan mo ito, panoorin mo ito ha. Kasi kung ako magtuturo sa'yo, parang ang pangit naman tingnan na isang criminologist tuturuan ng isang abogado. O pwede na natin gawin ang gusto nating gawin. May limitation po ang freedom of speech.
Gaya nga lang sabi ng political philosopher na si Charles Montesquieu, liberty is the right to do what the law permits. Ang ating kalayaan na gawin natin ang gusto nating gawin ay nakadepende pa rin kung ano ang pinahihintulutan. Ako, nagtuturo ako sa mga estudyante ko, Attorney Harry Roque. Pero i-rephrase ko itong sinasabi dito na liberty is the right to do what the law permits. Sinasabi ko lagi sa aking mga estudyante, ang karapatan natin ay natatapos kapag sinasaklawan natin ang karapatan ng ibang tao. Lagi ko yung itinatatak sa isipan nila para hindi sila gumawa ng mga bagay-bagay ng labag sa batas. Ewan ko kung alam mo yun, Attorney Harry Roque, kaya ngayon tinuturuan ka ng video na ito. Ng batas. In other words, our freedom of speech is not absolute. At the end of the day, batas pa rin po ang magsasabi kung ano ang pwede at kung ano ang hindi pwede. Come to think of it, can you imagine kung walang limitation ang ating kalayaan na magsalita? Na we can just say what we want to say and how we want to say it? Magkakagulo po, sigurado. This is the reason why there are limitations on freedom of speech. And what are the limitations to this right? These limitations po are in the form of laws which were enacted in order to have a functioning and orderly society. Now, let us attempt to enumerate these limitations. First limitation, our freedom of speech can be limited for the purpose of maintaining public order. For example, pag may halong karahasan na ang ating pagprotesta laban sa gobyerno, pwede tayong makasuhan ng sedition under Article 139. O kung hikayatin natin ang mga tao... Pakinggan mo ito, Attorney Harry Roque. Ha? Yung ginagawa ninyo, particular, nakaraang dyan sa liwasan sa Manila, yung, alam na alam mo ito, Attorney Harry Roque. Pero nagbubulag-bulagan ka. At ang masakit, ginagamit ninyo yung mga tao sa pang-uuto ninyo. O naggumawa ng karahasan o umasa laban sa gobyerno, pwede tayong makasuhan ng inciting to sedition under Article 142 o inciting to rebellion under Article 138, as the case may be. Pag nag-spread naman tayo ng fake news o false news that could... Ito, gawain nyo din ito. Endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state, pwede tayong makasuhan ng unlawful utterances under Article 154 naman. Second limitation. Gawain nyo rin ito. Bawal din po tayong manakot o magbanta sa kapwa dahil pwede tayong makasuhan ng... Ano yung sinasabi ni Glenn Chong? Bakla yata tong abogado na ito? Kalalaking tao, pagbabantaan si First Lady na kapag makita niya, pagsasasampalin yung unang ginang. Bakla ka ba, Attorney Glenn Chong, para manampal ka ng babae? Isa ka rin abogado. Grave threats under Article 282, light threats under Article 283, or other light threats under Article 285. Third limitation. Bawal din po tayong manirang puri. Gawain nyo rin yan. Mga anak ng teteng talaga kayo. O baka sabihin nyo, yung anak ng teteng, ipinagbabawal sa batas, hindi. With your respect, ha? Mommy best friend, babanggitin ko lang ito. Ang putang ina ay hindi po ipinagbabawal per se sa batas. Ha? Merong tinatawag na putang ina principle. Sabi ng Korte Suprema, hindi ako abogado ha, pero sabi ng Korte Suprema, pag ikaw ay basically nagmura sa isang tao, does not necessarily mean nagko-commit ka ng ipinagbabawal sa batas. It is just a mere expression of anger. Ha? Pero yung ginagawa ninyo, paninirang puri sa ating First Lady, lalong-lalo na si Maharlika. Sasabihan ang ating First Lady ng smuggler, ng kung ano-anong mga masasakit na pananalita,
yung ipinagtatanggol ninyo na religious leader na si Apollo Quiboloy, sasabihan ng ating unang ginang at ang ating pangulo at iba pa na nagsasagawa ng orgy diyan sa Malacanang. Paninirang puri yung mga yon. Pero salamat kayo at hindi kayo pinapatulan ng gobyernong ito, hindi katulad ito ng Duterte administration na kapag ka may critics, ipakukulong. Tuloy natin ang pakikinig kay Fiscal EJ, mga tol. Sa ating kapwa, private individual man yan o public official o public figure. Dahil pwede tayong makasuhan ng libel under Article 355 o cyber libel under Section 4C4 of RA 10175 in relation to Article 355. Pwede rin tayong makasuhan ng oral defamation o slander under Article 358. Wala din pong pinipili ang batas. No one is above the law, Attorney Harry Roque. Kahit sinasabi nyo na kayo'y marami, pero kakaunti lang naman talaga kayo, kaya nga hindi natuloy yung balak ninyo. Ito, inamin mo dito. Diba? Talagang gusto nyong guluhin ang kasalukuyang gobyerno. Ngayon, punta po tayo dito po sa kanyang pangbabastos sa ating unang ginang. Inisnab na naman ng Lisa Araneta Marcos ang VP Sara. E gawaing pambata lang yan. At tingin ko ang mensaheng naging malinaw doon. Nag-iisip ko ba talaga ng tama, Attorney Harry Roque? O given, kung yan ang paniniwala mo, pero hindi yan ang paniniwala namin eh, ikaw lang. Kung gawain ng bata lamang yan, mahiya ka naman, tinitira mo mismo si Sara Duterte Carpio. Kasi bakit? Gawain nyo ni Sara Duterte Carpio, panoorin nyo ang balita, mga tol. Usap-usapan sa social media ang tila hindi pagpansin ni Vice President Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez na kasamang nagbalik bansa ni Pangulong Marcos mula Amerika. May plano naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ituloy ang umano'y impeachment laban sa anak. May report si Ian Cruz. Nang dumating si Pangulong Marcos mula Amerika kagabi, isa sa mga sumalubong sa kanyang delegasyon si Vice President Sara Duterte, kasama ng Pangulo ang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Ang tinapag-deadman ni Duterte kay Romualdez, pinag-usapan... Oh, nakita mo yan, Harry Roque? Anak ng teteng ka naman, babanat ka lang sa First Lady, binabanatan mo rin yung boss mo. Huwag ganun. Kung babanat ka sa First Lady, siguraduhin mo walang pagbanat sa boss mo. Parang hindi ka abogado, makakalimutin. Ako, kahit hindi ako abogado, matandain ako sa mga bagay-bagay. Nak ng teteng na yan, sasabihan mo si First Lady na gawain lamang ng bata yun, eh yung mismong pinagtatanggol mo. Yan o, hindi pinansin si Speaker Martin Romualdez, inisnab. Sa social media. Hindi ko nakita yun. Kaplastikan, imposibleng hindi mo makita. Nakulang teting, basic naman yon, common sense. Ika-apat na pinakamataas ng posisyon sa gobyerno, ang Speaker of the House. Kahit sabihin mong vice-presidente ka, dapat baon mo lagi. Nandito kaya ang presidente? Nandito kaya ang Senate of the President? Nandito kaya ang Speaker of the House? Nandito kaya ang mga matataas na opisyalis ng kasalukuyang gobyerno? Tapos sasabihin mo, hindi mo nakita. Plastic, pero hindi plastic si First Lady. O, kaya tama lang naman yung ginagawa ni First Lady. Bakit? Ikaw ba naman, Harry Roque, kung ang asawa mo winawalang hiya ng ibang tao, partikular ng pamilya nitong si Sara Duterte at ng mga supporters ninyong mga walang hiya, sa tingin mo may gaganahan ka pang makipag-usap doon sa isang tao na nagsasabi na mahal niya raw si Pangulong Bongbong Marcos, suportado niya ang gobyerno ito, pero never ipinagtanggol si PBBM sa kanyang pamilya, sa kanyang mga supporters, hinahayaan niya lang at bagkus pumupunta pa siya sa mga rally kung saan ang mga ito ay nananawagan ng pagbabitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku nang tente ka naman, butan din ka talaga oh. The Great Snub Part 2 ni Lisa Araneta Marcos laban kay VP Sara, alam na natin na kung talagang magugunaw ang unity ni PBBM at Inday Sara, wag mong isisi kay First Lady at kay
Speaker Martin Romualdez ang pagkasira ng Uniteam. Anong magugunaw? Sira na ang Uniteam. Wala ng Uniteam. Sinabi ng mismo ng boss mo yun. Nakalimutan ko lang ilagay dito sa screen. Pumasok bigla sa isip ko eh. Sabi ni Sara Duterte sa ambush interview sa kanya, nagulat nga ako, hindi nag-no comment eh. Kasi mahilig sa no comment itong si Sara Duterte eh. Pakita ko lang sa inyo mga tol, pambansang no comment ito eh. Ha? Ito po yung pambansang no comment natin mga tol, oh. Si Sara Duterte Carpio. Pakinggan po ninyo kung paano po ito mag-no comment sa kanyang mga kinakaharap na katanungan sa harapan po ng publiko. O ito, no comment. Saying not to comment on the matter. Would you support po yung mga calls na gawin po mandatory na lang ang vaccination para din po makapag-prepare for in-person life? I won't comment. I won't comment. No comment na si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Hindi misala naman natin. Nakikita nyo kung paano mag-no comment itong si Sara Duterte, pero nakalimutan niyang mag-no comment doon sa binabanggit natin kanina. Ha? Nakalimutan ko bigla kung ano yun ah. Baka may senyales ako ng ano ah, Alzheimer's ah. Pasensya na, dapat ini-exercise ko palagi ang aking isipan. Ano, bakit ba tayo napunta sa no comment? Kasi itong si Sara Duterte nag-comment pa tungkol doon sa pag-isnab niya kay Speaker Martin Romualdez, pero hindi yata doon ah. Can you remind me mga tol kung nasaan ako bigla? Meron kasing importanteng mensaheng pumasok kaya nawala ako eh. But anyway, tuloy tayo dito sa nire-reaction na natin balita. Hindi po yan dahil kay Inday Sara. Yan po ay dahil kilam, dahil kay Tambaluslos. Ngayon sasabihin mo, dahil kay Lam, dahil kay Tambaluslos. Wala kang respeto kay Speaker Martin Romualdez. Pero papangalanan mo dito sa susunod kung sino yung Tambaluslos na tinutukoy mo. Yung Uniteam, naalala ko na, sira po ito. Hindi na to buo ngayon. Sinira ito mismo ng boss mo. Bakit? Tanong ng reporter kay Sara Duterte sa isang ambush interview. Most of the time, nag-no comment ito. Sabi niya, ang Uniteam kaya lang nabuo dahil sa halalan. Para sa halalan. Naalala mo ba yon, Harry Roque? Mismong boss mo ang sumisira sa Uniteam. Bakit? Ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, walang problema sa Uniteam. Pero yung boss mo, sinabi, para sa halalan lang yon. After nun, wala na ang Uniteam. Makakalimutin ka yata, Atty. Harry Roque. Dahil sila po ang may problema kay VP Sara. Malinaw po sa nakita nating VP. Paano magkakaroon ng problema si First Lady kay VP Sara? Paano magkakaroon ng problema si Speaker Martin Romualdez kay Sara? Sa kasaysayan, ha? Sa mga nakalipas na buwan at taon, walang ginawa sa inyo si First Lady, particular dito kay Sara. Walang ginawa si Speaker kay Sara. Pero ano ang ginawa ni Sara? Porket inalis sa pagiging Senior Deputy Speaker itong si Gloria Macapagal Arroyo? Antemano, bumitiw siya doon sa pagiging chairperson niya ng Lakas CMD. Oh. Yon ay hindi issue kay Sara. Pero ano ang ginawa ni Sara? Antemano, binitawan niya ang Lakas CMD and the day after, nagsalita siya ng Tambaluslos para sa isang tao na hindi niya naman pinangalanan. Yet, pinapangalanan ninyo, Atty. Harry Roque. Video. Wala pong problema si VP Sara at si PBBM kung sila lang ang tatanungin. Kaya lang ang problema, itong silam na wala naman pong mandato galing sa taong bayan. Alam namin yan, pero hindi ka rin nag-iisip ng tama, Atty. Harry Roque. Kahit walang mandato, in fact, yun nga ang maganda dun eh, walang mandato itong si First Lady Lisa Araneta Marcos mula sa taong bayan, kaya
freely pwede niyang gawin ang mga bagay-bagay nang hindi naman labag sa batas. At ang pag-isnab sa napakakapal na pagmumukha ni Sara Duterte ay makatwiran lamang. Kung ikaw matinukang asawa, hindi mo talaga kakausapin ang mga walang hiyang tao katulad ni Sara Duterte. Nag-iisip ka ba ng tama, Atty. Harry Roque? Sisisihin mo pa si First Lady? Tapos dito, pilit niyong dinideny na ang tambalos-los ay si Speaker Martin Romualdez. Sinasabi niya, wala namang pinapangalanan si Sara Duterte. Wala nga siyang pinangalanan, pero kayo pinapangalanan ninyo. Katulad dito, ang daldal mo kasi, para kang hindi abogado. Kaya yung mga sinasabi mo, doon ka mismo nahuhuli. Bakit hindi mo ba ipasok sa isip mo, Atty. Harry Roque, yung kasabihan, less talk, less mistake. Napakadaldal mo. Kaya yung kadaldalan mo, yun mismo yung naguhulog sa iyo eh. Walang tambaloslos para sa inyo. Ang tambaloslos, hindi nyo pinapangalanan. Pero dito sa video na ito, malinaw na ang tinutukoy mong tambaloslos is Speaker Martin Romualdez. Eh siya talagang nag-iintriga kay VP Sara. At siyempre, dahil siya naman po ay may asawa ng presidente, nagkakaroon ng epekto yan sa relasyon ng presidente at ng vice president sa ayaw at gusto natin. Hindi po yan dahil sa mga principles na presidente at vice president. Yan po ay dahil sa may bahay ng presidente at saka yung presidential insan na si Martin Romualdez. Nakita mo? Pagtagniin natin yung sinabi mo, Harry Roque. Sa mga unang segundo ng video na ito, sinambit mo na kaya nasisira ang unity team dahil sa First Lady at kay Tambaloslos. Dito, binanggit mo, karagdagan at pinaliwanag mo na kaya nasisira ang unity team dahil kay First Lady at kay Speaker Martin Romualdez. Oh, di inamin mo na ang tambaloslos si Speaker Martin Romualdez, pero sa totoo lang, hindi tambaloslos si Speaker Martin Romualdez, kayo! Kayo ang mga tambaloslos. Dahil ang tambaloslos, mga ambisyoso sa kapangyarihan. Itaga nyo sa bato, hindi mananalong presidente si Sara Duterte. Ititigil ko ang pagpupolitical vlogging ko. Itaga nyo yan sa bato pagka naging presidente itong si Sara Duterte. Naniniwala ako, without the support of PBBM supporters and loyalista, kailanman hindi na magiging pangulo itong si Sara Duterte. Mark my word, March 16, 2023, hinding-hindi na ako sasaklaw sa politika kapag ka naging presidente itong si Sara Duterte. Dahil ikinakahiya ko na magkaroon tayo ng isang presidente. Panoorin nyo na lamang ang vlog ni Labrador. Nakakahiya yun. Magkaroon tayo ng isang presidente na pambansang no comment. Nakakahiya yun. Ulitin natin ito, mga tol. Saying not to comment on the matter. Would you support po yung mga calls na gawin po mandatory na lang ang vaccination para din po makapag-prepare for in-person class? I won't comment. I won't comment on that. At higit sa lahat, nakakahiya na magkaroon tayong muli ng isang presidente na ayon kay Arturo Las Cañas, utak ng tukhang kung saan mas masahul pa raw kay Rodrigo Duterte. Nakakahiya talaga. Kaya hindi ko matatanggap na magkaroon ng isang presidente na mga ganyan ang katangian at isang napakakapal ang pagmumuka sa katauhan ni Sara Duterte Carpio. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Baka sabihin nyo, hindi tama at dapat na sabihan ng makapal ang muka nitong si Sara Duterte. Uulitin ko, ang kapal ng pagmumuka ni Sara Duterte at wala akong nilalabag na batas dyan. Hanggang dito na lamang. Bye for now mga tol.